Good afternoon, my brothers and sisters. Good afternoon, Father. Because of our desire to incorporate our devotees abroad and those internationally participating in our masses, with Father Oka as our rector and parish priest, we decided to celebrate, starting today, November 1, our daily 5 p.m. Mass in English. Please also expect that in the coming months, we will be singing the Lord's Prayer in different dialects and languages. These are all in preparation for our desire to spread the devotions to Saint Padre Pio internationally. With this, as we celebrate the solemnity of all the saints, we start our celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Gloria in excelsis Deo. Let us pray. Almighty ever-living God, by whose gift we venerate in one celebration the merits of all the saints, bestow on us, we pray, through the prayers of so many intercessors, an abundance of the reconciliation with you for which we earnestly long, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever.
A reading from the book of Revelation. I, John, saw another angel come up from the east, holding the seal of the living God. He cried out in a loud voice to the four angels, who were given power to damage the land and the sea. Do not damage the land or the sea or the trees, until we put the seal on the foreheads of the servants of our God. I heard the number of those who had been marked with the seal. 144,000 marked from every tribe of the children of Israel. After this, I had a vision of a great multitude, which no one could count. From every nation, race, people, and tongue, they stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palm branches in their hands. They cried out in a loud voice, "Salvation comes from our God, who is seated on the throne and from the Lamb." All the angels stood around the throne and all around the elders and the four living creatures. They prostrated themselves before the throne, worshiped God, and exclaimed, "Amen. Blessing and glory, wisdom and thanksgiving, honor, power, and might be to our God forever and ever. Amen." Then one of the elders spoke up and said to me, "Who are these wearing white robes, and where did they come from?" I said to him, "My Lord, you are the one who knows." He said to me, "These are the ones who have survived the time of great distress. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm, "Lord, this is the people that longs to see your face." Lord, this is the people that longs to see your face. The Lord's are the earth and its fullness, the world and those who dwell in it. For he founded it upon the seas and established it upon the rivers. Lord, this is the people that longs to see your face. Who can ascend the mountain of the Lord, or who may stand in his holy place? One whose hands are sinless, whose heart is clean, who desires not what is vain. Lord, this is the people that longs to see your face. He shall receive a blessing from the Lord, a reward from God his Savior. Such is the race that seeks him, that seeks the face of the God of Jacob. Lord, this is the people that longs to see your face. A reading from the first letter of Saint John. Beloved, see what love the Father has bestowed on us, that we may be called the children of God. Yet so we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God's children now. What we shall be has not yet been revealed. We do not know that when it is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. Everyone who has this hope based on him make himself pure as he is pure. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Thank you.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you, and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon once again for all of you who are gathered here in our church in the National Shrine of St. Padre Pio. Also for those who are joining us via live streaming, special prayers for those people abroad who are always joining us in our 5 p.m. Masses. Today we celebrate the Solemnity of All the Saints. This is a particular day which the Church has created for us so that we can think and celebrate all the saints in heaven, those recognized and unrecognized. Ang mga banal po sa langit, hindi lamang ito yung mga kinilala ng simbahan. Kasama sa araw na ito, ang mga maaaring kilala ninyo at hindi kinikilala ng simbahan, pero alam ninyong mga banal ang pamumuhay noong sila ay nasa lupa. This is the celebration of today. And before we start our reflection, a short catechism today up until November 8, a plenary indulgence applicable only to the souls in purgatory is granted to any of the faithful who, on one of the days from today up to November 8, visit devoutly a cemetery or who simply pray mentally for the dead. And also on All Souls Day, that is tomorrow, and All Saints Day today, visit a church or chapel with devotion and there recite the Our Father and the Creed. Ang araw pong ito hanggang ika-8 ng Nobyembre itinalaga ng simbahan para sa sino mang taong bibisita sa sementeryo o sisimba para sa intensyon ng kanilang mga mahal na yumao ay pagkakalooban ng plenaria indulhensya. Ito po yung kabayaran sa mga kasalanan ng ating nagawa. Ito yung makalangit na kaparusahan pagkatapos na tayo ay mamatay. Kaya ang inyong pagbisita ngayon sa simbahang ito, tayo pong lahat ay nagkakamit ng plenaria indulhensya para sa ating mga mahal na yumao. Para sa kaunting pagpapalalim ng indulhensya plenaria, ito po ay yung kapag ka may ginawa ka dito habang nabubuhay ka pa, dahil tayo sa ating mga ginawang kasalanan, may kaparusahan din. Bagamat tayo humingi ng tawad sa kumpisal, ito po ay may mga kaparusahang ating pagdudusahan sa purgatorio kapag tayo namatay. Ang indulhensya plenaria ay umaalis ng kaparusahang iyon. Kaya po ang inyong lahat ng inaalalang mga kamag-anak ngayong yumao ay hahanguin sa purgatorio dahil sa inyong pagsimba sa araw na ito hanggang sa ika-8, isa man sa mga araw na ito, pagkakamitin ng langit ang inyong mga mahal na yumao. Kaya po mamaya, we will recite the creed, yung sumasampalataya, at ganun din dadasalin natin ang Ama namin.
At pagkatapos ng misa, katulad ng lagi nating ina-announce, tayo po ay may nakahandang lalagyan ng mga pangalan ng ating mga yumao. Sila'y ating ipagnonobena ngayong unang siyam na araw. At the whole month of November, we'll be praying for their eternal repose. Ito po'y tulong natin para sa mga mahal nating yumao. We go back to our reflection. Today, the gospel is pointing out the Beatitudes. Ito po yung tinatawag na mapapalad, the Beatitudes. They are guidelines for holiness. Ito po ay mga gabay sa pagpapakabanal. Samantalang ating inaalala ang mga banal ngayon sa langit, tayo rin ay inaanyayahan na balang araw makapunta sa langit. Hindi man tayo kilalanin ng simbahan bilang mga banal, yung tayong lahat ay magkasama-sama sa langit is one of the purpose of our life here on earth. Para lagi nating makilala ang Diyos and that we can go back to Him after our life here on earth. Yun po ang misteryo ng araw na ito. Inaalala natin, maaaring kilala niyo si Padre Pio, si Mother Teresa ng Calcutta, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz. Ito po'y ilan sa mga banal that the Church has recognized their virtues. Pero sa araw na ito, we also recognize ang mga kilala nating maaaring nasa langit. Ang iba siguro inyong mga lolo't lola, mga kakilala niyong katikista, mga nanay at tatay ninyo, mga kapatid ninyo, mga kaibigan, mga yumao na, but they have lived their life devoutly and they follow the Beatitudes. Kapag po pinagbalikan natin ang mga Beatitudes, sabi dito'y mapalad ang mabababang loob, mapalad ang mga maawain, mapalad ang mga gumagawa ng ipagkakasundo. Lahat naman ito'y pumupunta sa iisang katotohanan. The Beatitudes as our guidelines for holiness can be summarized into one word. That is love. Mapalad ang mga mapagmahal. Sapagkat kapag mapagmahal ka, ikaw may mababa ang loob. Kapag mapagmahal ka, ikaw ay mapagbigay. Kapag mapagmahal ka, ikay maawain. Kapag mapagmahal ka, nababawasan ang katarayan mo. Kapag mapagmahal ka, ikaw ay nababawasan ang pagiging maiyamutin. Sapagkat lahat ng ating masasamang karanasan at pag-uugali ay lahat laban sa pagmamahal. And that is the thing that the gospel is reminding us. We have to be loving, mapagmahal. Kayo po ba ay mapagmahal? Marami sa atin ang sinasabing, Opo, Father, mapagmahal po ako. Ako po nga ay may bagong crush ngayon. Hindi lang po iyon ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi lamang sa pagitan ng lalaki at babae. Ang pagmamahal para sa lahat. At hindi ka makapupunta sa langit kung hindi ka magiging mapagmahal. Kung iniisip po ninyo na kayo ay matatanda na, matataray pa, abay mag-isip po kayo. Baka kung saan kayo mapunta. Kaya ako'y natatakot mamatay na ngayon eh. Ako'y magagalitin pa. Ay pakapag ako'y namatay, ay hindi sa langit. Sapagkat lahat ng laban sa pagmamahal, hindi makakarating ng langit. But mind you, my dear brothers and sisters, may isang napakagandang katotohanan ang pagiging banal. Sabi po ng isang santo, all the saints have a dark past and all sinners have a bright future. Lahat ng mga banal may madilim na nakaraan at lahat ng makasalanan may maliwanag na kinabukasan. Doon tayo kakabit sa mga banal. Sapagkat tayo magagalitin, tayo maiiyamutin, ang iba sa atin madadamot, marami sa atin matataray, marami sa atin kaaway ang kapitbahay, ay paano tayo magiging banal? Yun ang hamon ng araw na ito.
Habang inaalala natin ang lahat ng mga banal sa langit, tayo'y hinihikayat sa ating mga sarili na unti-unting maging banal. Huwag po ninyong isiping kapag nakasimba ka, banal ka na. Hindi ho iyon totoo. Kapag nakapagdasal ka, banal ka na. Hindi rin iyon totoo. Ang kabanalan ay pinapraktis araw-araw. Unti-unti, little by little, we will become holy in our daily works, in our daily lives. At huwag po kayong lumayo. Ang unang practice ng kabanalan, ang inyong bungangerang asawa, ang inyong lasinggerong asawa, ang inyong mga pasaway na anak. Alam ba ninyo kung bakit hinahayaan minsan ng Diyos kung bakit kayo mayroong mga chismosang kapitbahay? Bakit kayo may mga lasinggero at bungangerang asawa? Sapagkat ang mga yan ay practice ng kabanalan. Tingnan ninyo, kahit laging lasing, kahit laging nagbubunganga, ay bakit patuloy ninyong ipinagtatrabaho? Kahit ang inyong mga anak ay pasaway, ang iba ay 17 taon na sa college, hindi pa nakakatapos, ay bakit lagi kayo nagtatrabaho para sa pamilya? Yun yung kabanalan. Bakit ang inyong kapitbahay, kahit lagi kayong sinisiraan, pinipilit ninyong bigyan ng espageti kapag may handaan sa inyo? Yun yung kabanalan. Bakit ang inyong asawa, kahit na paggising pa lamang ay putak na kiputak, sa hapon ay kayo sama-sama pa rin ipinaghahain ng pagkain? Yun ang kabanalan. Holiness is not far from us. Holiness is our daily lives, ang practice ng pang-araw-araw na buhay. At yun ang hamon sa atin ng pagdiriwang sa araw na ito. Yun din ang hilingin natin kay Jesus. Later, when we receive Him in the Holy Communion, sabihin niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong nagmamahal upang ang aking pagmamahal sa aking kapwa ay maging tulad ng pagmamahal mo, pagmamahal ng lahat ng mga banal, yung handang magpatawad, handang umunawa, handang umintindi sa isang napakababang pamamaraan sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. Please all stand. Let us all profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Please be seated. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. Your mercy, as we know when our
Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you. Fruit of the vine and work of human hands, it will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Lord, wash away my iniquities and cleanse me from my sin. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Please Father. Please all stand. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May these offerings we bring in honor of all the saints be pleasing to you, O Lord, and grant that just as we believe the saints to be already assured in immortality, so we may experience their concern for our salvation through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For today, by your gift, we celebrate the festival of your city, the heavenly Jerusalem, our mother, where the great array of our brothers and sisters already gives you eternal praise. Towards her, we eagerly hasten as pilgrims advancing by faith, rejoicing in the glory endowed upon those exalted members of the church, through whom you give us in our frailty both strength and good example. And so we glorify you with a multitude of saints and angels, as with one voice of praise we acclaim. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again.
Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer You, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that You have held us worthy to be in Your presence and minister to You. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, Your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Gilbert our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in Your mercy. Welcome them into the light of Your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased You throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify You through Your Son, Jesus Christ. Through Him and with Him and in Him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is Yours forever and ever. Please all stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of Your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, you said to Your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of Your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with Your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace.
Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The second collection, which will be done, is for the continuing development of the parish and national shrine of Saint Father Pio. Thank you for your offering. Oh,
please all stand. Let us pray. As we adore you, God, who alone are holy and wonderful in all your saints, we implore your grace so that coming to perfect holiness, in the fullness of your love, we may pass from this pilgrim table to the banquet of our heavenly homeland, through Christ our Lord. Prayer for intercession to Santo Padre Pio. All together, Padre Pio, Holy Monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede. Bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee, our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus the Mediator. Amen. Please be seated for some announcements. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tulad po ng aking nabanggit sa homily kanina, simula ngayon hanggang 9 ng Nobyembre ating ipagnonobena ang ating mga mahal na yumao, at buong buwan ng Nobyembre ang ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. May mga sobre pong available na pwede nating sulatan ang kanilang pangalan at ihulog sa lalagyang nasa harap ng ating simbahan. Kami rin po ay nakikiusap sa inyo, humihingi ng kaunting oras. Sa paligid po ng simbahan ay mayroon tayong mga information logbook. Kung maaari po kami re-request na maglagay kayo ng inyong ilang mga detalye, ito po'y bahagi ng ating documentation program at pagpapalawig ng ating datos at turismong pangsimbahan. Ito rin po ay alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Ngayon pong darating na Sabado ay unang Sabado ng buwan. Tayo ay may pagpaparangal sa Mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga. Sisimulan po ito sa May Fountain of Hope. Para po sa mga sasama, kayo ay magdala ng mga kandila. Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na rin pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po.
8 ay meron tayong daily na holy hour para ipagdasal ang inyong mga intensyon dito sa main church. Inaasahan po namin pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Please all stand for the blessings of the religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong ipagdadasal ang ating mga mahal na yumao, kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi kayong mag-iingat.
The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads for God's blessings. May God, the glory and joy of the saints, who has caused you to be strengthened by means of their outstanding prayers, bless you with unending blessings. Amen. Freed through their intercession from present ills and formed by the example of their holy way of life, may you be ever devoted to serving God and their neighbor. Amen. So that together with all, you may possess the joys of the homeland, where the Holy Church rejoices that their children are admitted in perpetual peace to the company of the citizens of heaven. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Christ. Thanks be to God.